Mark 5:1-20. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ang tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan. At sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala, sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, "Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy." Pinahintulutan niya sila, kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawa na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawa ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karating pook ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit, at matinuna ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa inyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo." Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat. The restored man revisited. Bakit revisited? Marami na tayong pag-aaral dito sa kwentong ito, pero ngayon sisikapin nating bumuklat pa ng mga ibang mga aral at katuroang magiging kapakipakinabang sa ating lahat. Salamat, Ama, dahil maaari naming balik-balikan ang napakahalagang kwentong ito. Ngayon ay bigyan niyo kami ng kaliwanagan na makita ang iba pang mga anggulo ng kwento na lalo pang magbibigay sa amin ng liwanag, kalayaan at pagpapala. Kayo po ang siyang maging tunay na tagapag-mangusap, tagapagsalita at tagapangaral. Tinig niyo ang aming marinig. Hinisingi namin ang lahat ng ito, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Mark 5:1-20, himay-himayin natin. They went across the lake to the region of the Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been chained hand and foot, but he tore the chains apart and broke the iron on his feet.
No one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. The man was inhabited by an impure spirit or by a battalion of spirits. Anong effect nito? He lived among the dead. And what did he need? He needed to live among the living. Kaya pinuntahan siya ni Jesus. Jesus, as we have seen in the story, saved him from this terrible situation. That man was as good as dead. He was really dead and needed life. To live again, he needed resurrection. He was super strong, destructive, at nananakot. So he was chained hands and feet, isolated and thrown into the tombs. Ganito ang ginagawa ng lipunan sa mga taong kakaiba. Ikinukulong. Kakaiba ang behavior, hindi nagko-conform sa norm, ikukulong so that the majority could live peacefully in their normal ways. Society sets aside and puts aside people who could disturb the system. Kaya napakaraming mga nakukulong, hindi lang sa mga kulungan ng mga convicted criminals. Mayroon din mga kulungan ng mga mentally non-normal. Halos sa ikulong, people want say kulungan yun, pero ganoon rin yun. May mga kulungan na walang rehas, walang bakod, walang dingding, but the people, the victims are isolated. Hindi sila allowed na makihalubilo, makisama sa mainstream of society. At ito ang mga taong minamahal, inaalala ni Jesus. Kaya sabi niya, I was in prison and you visited me. At sinasabi sa atin ng scriptures, high religion is to visit those in prison. Kasi hindi lahat ng nakakulong ay gumagawa ng masama. Maraming nakukulong dahil lang uncomfortable ang society sa kanila. Kailangan hindi sila makita, kailangan hindi sila madinig para tahimik lang at payapa ang buhay ng majority. But what did we see in the story? Night and day, he would cut himself with stones. He would self-destruct. He would cry out. People cry for help. At yung pagsisira sa sarili, paglalaslas ng pulso, paghihiwa ng laman, all kinds of activities that harm the body or the spirit could be cries for help. Kaya pag merong nagaganito, hindi sapat na ikulong mo, itali mo, kublihan mo, ilibing mo. Kailangang dalawin. Kailangang pakiramayan. Kailangang unawain at hanguin sa kanyang kinalalagyan. Ito ang ministry ni Jesus. Nakita ba natin sa scripture na dinalaw siya ng kahit na sino mang religious person? No. Yung mga religious person nga, pagka merong medyo hindi katulad ng lahat, medyo kakaiba, unclean agad yun. Alisin, itapon agad for the convenience and comfort of the majority. Pero si Jesus, yan ang mga hinahanap niya, the people that fall in the cracks. Kaya tayo man, kung sinasabi natin tayo yung maka-Jesus, naniniwala kay Jesus, yun din ang ating pinupuntahan, inuunawa, pinapagaling, tinatanggap yung itinatapon ng society. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. So, Jesus visits this particular prisoner, so to speak. Kaya napakahalaga sa atin na sundan ang ganong halimbawa ni Jesus. Itong taong inaalihan ng napakarami, batalyon ng mga espiritu, lumuhod kay Jesus. There's no account that he knelt like this to Jewish religious leaders at the temple or any religious activity. Obviously, hindi naman siya tinulungan. Itinapon na lang. Kahit sa mga pamilya, marami ang kanilang policy itapon
itago pag ikinakahiya o nakakaabala o kakaiba, itago. Hindi ganun si Jesus. So ito namang taong ito, alam niya kung kanino at kung kailan niya siya luluhod. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God?" Kilala. Kilala nung mga espiritu, hindi lang si Jesus, kundi kung sino ang tunay na ama ni Jesus. Sabi niya, "Jesus, Son of the Most High God." Remember, the religious people in Israel were calling Jesus a demon, prince of demons, demonic, sila na mga relihiyoso. Pero itong masasamang espiritu, sa kanila natin narinig ang totoo. Jesus is the Son of the Most High God. At sabi niya, "In God's name, don't torture me." Alam nila na kayang-kaya na kapangyarihan ni Jesus silang pahirapan, at ito ang hiling nila, huwag silang pahirapan, dahil yun ang naranasan at patuloy nilang nararanasan, pahirapan. The super powerful spirit knelt to Jesus because Jesus is the Son of the Most High God. This spirit invoked the name of the Most High God. This spirit knew Jesus in the name of Jesus' Father, the Most High God. Buti pa siya. Nakakubli sa napakaraming mga Israelites ang tunay na ama ni Jesus. Ang tunay na identity ni Jesus. Napakaraming katotohanan na napakatagal na ikinubli sa kanila. But the spirits knew it, the truth, and Jesus and His Father, the Most High God. Luke 4:34-35, another episode. "Go away, what do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." "Be quiet," Jesus said sternly, "come out of him." Then the demon came out without injuring him. Another story, na meron na namang masamang espiritu na nasa isang tao, pero sabi niya, "Son of the Most High." Sabi ni Jesus, "Tumahimik ka." The spirits knew who Jesus was, but Jesus would command them to be quiet. It was premature to reveal his identity and that of his true Father, that of the true God. Maghahalo ang balat sa tinalupan pag ikaaga-aga pa lang ay nabunyag na yon. Marami pa si Jesus na gustong gawin. Gusto niya muna yung peace and quiet para magawa niya yung gagawin niya, maituro niya, ituturo niya. Sabi niya sa Espiritu, "Be quiet. Huwag mo munang ipagsigawan dyan that I am the Son of the Most High God." Magugulo ang religious system. Magugulo ang buong sansilukob. Hindi ko pa nagagawa ang dapat kong gawin. Many people wonder, bakit pinapatahimik ni Jesus yung mga spirits? Samantalang sinasabi naman nila yung totoo. Kasi hindi pa panahon. At least nung panahon ng encounter nila. This story that we are revisiting, is a surface topic. And that is the power of Jesus above spirits. Matagal na yan na pag-usapan, established na yan. So let's go to the other angle of the story, the deeper topic, the Most High God. The name of the Most High God. Sa kasi sa interest ng mga tao sa kwento about the spirits, kung paano sila pinaalis, paano sila lumipat sa mga baboy, natatabunan yung totoong mahalagang kwento that Jesus is the Son of the Most High God. In fact, hindi nangyari ang kwento kung hindi siya Son of the Most High God. Hindi niya mapapaalis yung mga espiritong yan kung hindi siya Son of the Most High God. But who is the Most High God? People think they know. Think again. What is the Most High God's name? Kasi sabi sa kanya, "In the name of the Most High God, don't torture us. Huwag mo kami pahirapan." Para maunawa ang pangalan ng Most High God na nagsugo kay Jesus, dapat bumalik sa panahon sa Genesis 14:18-20, among other references. At babasahin natin ito sa Names of God Bible.
Isang version of the Bible na hindi sikat, pero napakahalaga. Kasi sa Names of God Bible version, lahat ng nouns, loosely and generally translated into English as God, is rendered in their original Hebrew forms. And they will give us nuances and important insights into the personality of the Most High God and the other pretenders who call themselves God also. Dapat alamin. Si Abraham, matapos siyang magwagi sa isang labanan, nagpunta siya sa high priest at nagdala siya ng tithes. Ibinigay niya sa high priest. Sino ang high priest na yon? King Melchizedek of Salem or Jerusalem was a priest of El Elyon. El Elyon is the name of the Most High God. He blessed Abram and said, "Blessed is Abram by El Elyon, maker of heaven and earth. Blessed is El Elyon." Itong pangalan na ito, mababasa nyo lang kung babasahin nyo Names of God Bible. Kasi pag binasa nyo sa Ingles, basta God lang yun. And God, maker of heaven and earth, etc., etc. But the name is not really mentioned. Generic word lang na God yung inilalagay sa Ingles. El Elyon, or Elyon, Elohim, yan talaga ang tawag sa divine, Elohim, is the maker of heaven and earth, is the Most High God. Siya yung nagpadala kay Jesus, siya ang nagsugo, at yung kapangyarihan ibinigay niya ang nagpalaya doon sa pinag-uusapin natin ngayon na possessed. This is all important name is written in the original Hebrew text of the Jewish scriptures, but translated generically as God, with the identity being blurred, often being hidden. So read the Old Testament in the Names of God Bible version to see and appreciate the original Hebrew rendition of the many names and nouns generically translated wholesale in English as God. Fine-tune the reading. Sometimes ganito ang itsura nitong Names of God Bible, in red, sometimes in blue, pero wala yatang reprint, kaya mahirap pumanap, nagkakanda ubos. But it's available din naman sa Gateway, yung app. So, pag nagbasa kayo sa Bible Gateway, pipili kayo ng mga version, ang dami doon, isa yung Names of God Bible. Tingnan nyo, nandun yan. Kaya lang wala nagbabasa. Kasi hindi nila alam na nandun. Hebrews 6:19-20, and I'll be reading from the Contemporary English Version at this time. This is about Melchizedek, the high priest of the Most High God, Elyon. Hanggang Hebrews lumabas. Hebrews 6:19-20, na ang tunay na topic na nito ay si Jesus. This hope is like a firm and steady anchor for our souls. In fact, hope reaches behind the curtain and into the most holy place. Jesus has gone there ahead of us, and he is our high priest forever, just like Melchizedek, who is the high priest of Elyon, the Most High God. The picture is this. Sa temple sa Israel, sa Jerusalem, merong most holy place, nandun daw ang presence ng divine, at may kurtinang nagtatakip dun. Once a year, the high priest would go there to offer sacrifices for the forgiveness of sins. Pero sinasabi sa atin ng New Testament, when Jesus died, he became the high priest in the order of Melchizedek. At kaya nung namatay si Jesus sa krus, napilas yung kurtinang ito from top to bottom. Ibig sabihin, hindi na siya exclusive, bukas na siya for all, at una nang pumasok doon si Jesus. At syempre, kasunod, kasama ang lahat ng nananalig kay Jesus. Na-approach na ang Diyos personally through Jesus, and this is the priesthood, not of the Jewish priest, but the priesthood of Jesus in the order of Melchizedek. Dapat linawin natin sa isip natin yan. Because the Jewish priest entered the holy place and the most holy place by the empowerment of the law. But Jesus went there, not by the law and through the law, but by grace and by the power of the Most High God. To end all sacrifices forever, because it was done once for all by Jesus. Kaya
Nung pumasok si Jesus sa Jerusalem as triumphant king as they received him, anong ginawa niya? Pinagtataboy niya yung mga nagtitinda ng mga hayop for offering. Pinagtataob niya yung mga kulungan ng mga hayop doon. Kasi offering must end because he will be the one final true offering for all time. At inihalin tulad siya kay Melchizedek. Hebrews 7, sa pagpapatuloy, this Melchizedek was king of Salem and priest of God Most High. He met Abram returning from the defeat of the kings and blessed him, and Abram gave him a tenth of everything. First, the name Melchizedek means king of righteousness. At di ba yan din ang title ni Jesus? Then also, king of Salem, which means king of peace. At yan din ang title ni Jesus. Without father or mother, this is referring to Melchizedek. Without genealogy, without beginning of days or end of life, di ba ganyan din si Jesus? Resembling the Son of God, yan din si Jesus, he remains a priest forever. Just think how great he was. Even the patriarch Abraham gave him a tenth of the plunder. Now, if Abraham is the father of the Israelites, or they call him that, but Abraham, their father, submitted himself to Melchizedek and gave him a tithe. Ibig sabihin, the entire nation of Israel, led by Abraham, must be submitted to Melchizedek, the high priest of El Elyon. And the equivalent of that Melchizedek is Jesus, the high priest of El Elyon, the God Most High. Kaya dapat yung Israelites and their law must also submit to Jesus as Abraham submitted to Melchizedek. Ang linaw-linaw ng parallelism. This man, however, meaning Melchizedek, did not trace his descent from Levi, and Levi is the priest of and for the Jews. So ang priesthood ni Melchizedek, not by the priesthood of Levi, not by the priesthood of the family of Aaron, not by the priesthood of Moses. It's a totally different and unique priesthood ordained by El Elyon himself. In other words, Melchizedek is greater than Abraham, the father of the Israelite nation, and father of all the law. But Melchizedek, as we have clearly seen, is aligned with, parallel to Jesus. Therefore, Jesus is greater than Abraham, the father of the Israelites. John 8, 57 to 59. You are not yet 50 years old, sabi ng mga Jews kay Jesus, and you have seen Abraham? Anong kayabangan yan? Bakit sinasabi mong nakita mo na siya at mataas ka pa sa kanya? Very truly, I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. I am the true I am. At this they pick up stones to stone him, but Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. See, babatuhin nila si Jesus for telling them the truth that he was in the order of the priesthood of Melchizedek, who was before Abraham and above Abraham. Hebrews 7, Jesus is like Melchizedek. If perfection could have been attained through the Levitical priesthood or through the law of Moses, why was there still a need for the law? For another priest to come, one in the order of Melchizedek and not in the order of Aaron, the Jewish priests. For when the priesthood is changed, the law must be changed also. Nung pinalitan ang priest that could approach the most holy place, si Melchizedek yun, and then si Jesus yun, ibig sabihin, all the laws that required and allowed the Jewish priest in the order of Levi and Moses, pinalitan na rin yung law, hindi na sila ang qualified na priests. Bakit natin ito pinag-uusapan? Ito yung talagang napakalalim na message ng story of this man. The name of the Most High God and the power of that name exercised by Jesus to set this man free. Balik sa Hebrews. And what we have said is even more clear if another priest like Melchizedek appears.
One who has become a priest, not on the basis of a regulation as to his ancestry, but on the basis of the power of an indestructible life, meaning the resurrection. When Jesus resurrected, he proved once for all that he is the true high priest of the Most High God. For it is declared, you are a priest forever in the order of Melchizedek. The former regulation, meaning the law, is set aside because it was weak and useless. Hebrews is saying that the law was weak and it is useless. For the law made nothing perfect. Tama nga naman. Wala namang napaperfect sa law. Nakukondem lang lahat. Paulit-ulit nga ang mga offering kasi hindi sapat. And a better hope is introduced by which we draw near to God. And this is the hope in Jesus, the hope in love, the hope in grace. Not in the law, because the law does not make anyone perfect. In fact, the law condemns everyone. And this was not without an oath. Others became priests without any oath. But he, meaning Jesus, became a priest with an oath when God said to him, "The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever." Ganun kahalaga si Jesus. But because of this oath, Jesus has become the guarantor of a better covenant. Of course, the better means better than the old covenant, than the law, the covenant under the law. Because Jesus is now the author of the new covenant of love, of grace. And this is better than the previous law. Now, there have been many of those priests since that prevented them from continuing in office. Ang ganda ng argument, ang dami nang naging high priest ng Israel. Bakit marami? Eh kasi namamatay sila eh. Kailangan may kapalit. Pero itong si Jesus, nabuhay na muli, eternal life, hindi na kailangan ng kapalit. Siya ang ating high priest forever. But because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood, according to Hebrews. Therefore, he is able to save completely, hindi partially ha, completely, those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them. Such a high priest truly meets our need, one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens. Unlike the other high priests, meaning the Jewish high priest, he does not need to offer sacrifices day after day. First, for his own sins, kasi wala naman siya noon, and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself. For the law appoints as high priest men in all their weakness, but the oath which came after the law appointed the Son who has been made perfect forever. This side trip to the meaning of the Son of God and who the Father of that Son of God is worth all the study. Yun talaga ang power that is behind the power of Jesus. Jesus is the Son of the Most High God, El Elyon, or Elyon Elohim. Jesus is great high priest in the order of Melchizedek, not in the order of Levi. Jesus is Savior of the world. Not only for the sins of the Israelites, but for the sins of the whole world. Sabi ng 1 John 2:2. He could save the man. In fact, Jesus saved the man. And that man is you and me. Tayo yun. Tayo ang tinitirha ng sangkaterbang espiritu na pinalayas, pinapalayas, o papalayasin ni Jesus if only you'd ask Him. Lumapit itong taong inaalihan ng masamang espiritu, di ba? Kinakatakutan siya ng lahat. Nung makita niya si Jesus, bow! Patakbong lumapit. Hindi lumayo. Kasi alam niya, Jesus is the Son of the Most High God. At kung mayroong makakatulong sa kanya, si Jesus yun. Ano ang dala-dala ni Jesus? Grace and love from El Elyon, from the Most High God. So yung mga mahilig sa law, pag nakita nila si Jesus, o nakita nila yung grace, nakita nila yung love, tatakbo, palayo. Ayaw nila ng grace.
Ayaw nila ng love. Gusto nila law. E ang linaw-linaw ng sinabi ng Hebrews, the law does not make anyone perfect. It is never enough. It is not sufficient. It is inferior to this new covenant of love and grace sent by High God El Elyon through His Son, Jesus. Ang ipinipilit ng mga Israelites noon, yung tradisyon nila, yung priesthood nila, yung sacrifice, yung law, yung judgment. E dumating na nga si Jesus to change all that. Mark 5:1-20, sa pagpapatuloy ng kwento. For Jesus had said to him, "Come out of this man, you impure spirit." So Jesus saves from impure spirits. Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." Sangkaterba kaming nakatira sa taong ito. And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. Obviously, ang masasamang espiritong ito ay squatter doon sa katawan ng tao. Wala silang sariling bahay, wala silang sariling tirahan, wala silang sariling territory, kaya nang aagaw na lang sila ng katawan ng may katawan, lugar ng may lugar, at doon sila ipinagsisiksikan ng kanilang sarili. At nung sinabi ni Jesus, "Umalis ka dyan, umalis kayo dyan," anong ginawa nila? Nagmakaawa sila, "Huwag nyo naman kami paaalisin dito. Gustong-gusto namin dito tumira sa lugar na to kahit hindi ito amin. Gusto namin angkinin ang katawan ng taong ito kahit hindi kanya. Pero dahil pinapalis mo kami, ano ang magagawa namin? Pwede bang humanap na lang tayo na ibang lilipatan namin? Pero sa lugar pa rin na ito, gusto namin ipagsiksikan ang sarili namin sa lugar na ito." A large herd of pigs was feeding on the nearby village or hillside. The demons begged Jesus, "Send us among the pigs." Kahit baboy na lang, basta dito pa rin. "Allow us to go into them." He gave them permission, and the impure spirits came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed down in the steep bank into the lake and were drowned. This is not our focus now. This is focus of another full-blown message, itong mga pigs. Pero one thing is suffice to say, it suffices, hindi nila nakaya yung mga demon. Kaya nabaliw sila. And this is almost like suicide that they did. Nagsa-self-destruct kasi yung mga inaalihan ng mga masasamang espiritu. The spirits were destructive and murderous, and the Jewish religious leaders could and would not control them. The area was not a Jewish area. It was an area of the non-Jews, although probably there are a few Jews who were living there, pero teritoryo talaga yan, hindi na mga Jew. Bakit natin sinasabi yan? May ang laki-laking swine industry, mga babuyan, hindi pwede yan sa Jewish neighborhoods. So obviously, ang lugar na ito hindi sa mga Jew, hindi nila property. E dun tumira yung mga evil spirit na ito at ayaw nilang umalis. So kung aalis man sila dun sa tao, at least kahit sa baboy, so they forcibly occupied this man and technically the area where this man lived. But Jesus drove them away. At pinayagan naman na lumipat kahit sa mga baboy. Pero yung nilipatan nila, nag-self-destruct. Itong masasamang espiritong ito, saan man sila tumira o lumipat, nagkakaroon ng destruction. Mass murder ang nagaganap. At yan ay nagaganap sa mga baboy, at least in the story. Those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside. And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind. Na-restore yung tao. Pag-alis sa pag-alis ng mga illegal occupant sa kanyang katawan, itong mga espiritu, na-restore siya. Dati hubad, ngayon nakabihis na. Dati sinasaktan ang sarili at ang kapwa. Ngayon, tahimik na siya. Na-restore ang kanyang humanness, ang kanyang humanity, ang kanyang pagkatao.
natakot yung mga tao. Ayaw nila na maganyang bagay kasi baka maiba yung takbo ng lipunan, maiba yung takbo ng buhay. Eh, komportable din naman sila sa ganyan kahit may mga mangilan-ngilan na poposes. Pero sila naman nakikinabang sa sistema. Marami silang inaalaga ang mga baboy na lucrative sa market. So, huwag nilang galawin yan. So, those who had seen it told the people in what had happened to the demon-possessed man and told about the pigs as well. Sayang naman yung mga baboy. Then the people began to plead with Jesus to leave their region. Can you imagine that? Sa halip na matuwa sila na napalaya itong tao mula sa occupants niya na evil spirits, si Jesus pa ang pinalis. Ayaw nilang maiba yung system. Siguro nakikinabang sila sa system na yon. Hindi bali na na merong lugi o talo, pero pinaalis nila si Jesus. Ganyan ang effect sa kanila ng kanilang religiosity. Sa loob-loob nila, don't change the way things are. Don't rock the boat. Leave us even with our demons. At maraming tao ganyan, mga kapatid. Kahit sa katuruan, tuturuan mo ng mga bagay, malalalim, matataas, malawak na bagay, magagalit pa. Don't rock the boat. Huwag nang guluhin, tahimik na ako dito. Gusto ko na to, huwag na nating ibahin. Pinapaalis si Jesus. And syempre, pag pinaalis mo si Jesus, ano yung pinapaalis mo? Pinapaalis mo yung teaching niya of grace, of love, of kindness, of accepting people, of visiting people, those who are in prison. Papaalisin. Kasi mas gusto nila yung kanilang comfortable lies kesa sa uncomfortable truth. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Then Jesus did not let him, but said, "Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you." For the first time in a long time, or probably for the first time in his whole life, nakadama itong taong ito ng pagmamahal, ng malasakit, ng pagbibigay ng ginhawa. So ayaw na niyang humiwalay kay Jesus. Sabi niya, sasama na lang po ako sa inyo, pwede ba? Sabi ni Jesus, may mission ka, umuwi ka sa inyo, sabihin mo sa mga tao kung paano kami nahal ng Diyos, kung anong ginawa sa'yo, kung paano nahabag sa'yo, kung paano ginawa sa'yo ang hindi nila ginawa sa'yo. So, umuwi yung tao. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. And all the people were amazed. Like the man in the story, many people are inhabited by impure spirits of plain ignorance. Alam niyo ba na masamang espiritu yung ignorance? Kasi hindi kanyang dadalhin sa wisdom, hindi kanyang dadalhin sa katotohanan, hindi kanyang dadalhin sa truth. And it is truth that sets free. So yung ignorance, ikukulong ka niyan, itatali ka, aalipinin ka. So masamang espiritu na ng equivalent niyan. Many people are inhabited by impure spirits of confusion, of addiction, pride, greed, unkindness, wickedness, cruelty. Evil din yan. Katumbas din yan nung 2,000 na mga espiritong tumira doon sa tao. Kabila nga siguro itong mga ito. The spirit of falsehood, of guilt, fear, isolation, self-destruction, loneliness, inferiority masquerading as strength. Madalas kasi alam nyo, inferiority comes dressed as strength. Yung nagtatapang-tapangan, nagsisiga-sigaan, kasi may itinatagong kahinaan. Yan lang, hindi na siguro natin gagawing 2,000 yung listahan, ang dami nun. Pero ang point, ang mga tao ay pinipilitirhan ng mga ganyang espiritu. Kailangan ng visitation from Jesus, ministration from Jesus, kailangan yung pagmamahal, acceptance, cleansing, and restoration of Jesus para tumino, bumalik sa dating katinuan, maging kompleto uli ang pagkatao,
at makauwi sa dapat niyang balikan para ituro rin sa kanila yung kalayaan at ginhawa at pagpapagaling na natanggap kay Jesus. Anong kahulugan niyan sa atin ating mga individual na buhay? Dapat yung isipin. Kasi may mga personal application ito sa bawat isa. And only you can fully determine kung ano ang kahulugan nitong kwento sa inyong personal na buhay. Many people live among the dead and need to live among the living. Some of them, baka tayo. Some of them, baka mahal natin sa buhay. Ang kapiling nila, mga bangkay, mga nabubulok, naka-isolate sila. Halos itinuturing ng patay, itinapon, nilimot, at kung pwedeng takpan, tatakpan. Nangyayari yan hanggang ngayon. Kaya relevant pa rin si Jesus hanggang ngayon. And you know what heals all these kinds and types of illnesses? Love. The love of God through Jesus. The love of the loving God, El Elyon. Hindi yung mga itinuturo ng mga religious leaders na laging guilt, laging fear. Paano ka gagaling kung meron kang fear? Kung lagi kang guilty, pinapag-guilty ka. Kasi, syempre, pag law yung in-apply sa'yo, lagi kang guilty dahil lagi kang kulang. Yung guilt mo tuloy, ay ang kinakain ka niya na para siyang masamang espiritong nakatira sa puso mo. At kakambal lagi ng guilt ay fear. Fear of punishment. Fear of judgment. Eh sabi ni Jesus, fear not. I have overcome the world. Jesus set us free from the law. So exactly, para tayo matanggalan ng fear of judgment at nung guilt. Yun lang ang nagpapagaling. Kaya si Mary Magdalene, sabi ng scripture, 7 demons were taken out of her. Hindi naman siguro mga literal na mga impacto nagliparan palabas sa kanya yun, kundi the spirit of guilt siguro, of fear, of whatever. Kasi pag kaya natanggal, nahihil yung tao. Kaya sa counseling, napakahalaga nakasama yung element of the love of God. The unconditional acceptance of God. Pag ang tao nabubuhay sa fear of rejection by God, by church, by family, by society, parang may mga anay na kumakain sa loob ng puso niya. Kasi syempre, we like to be accepted, we like to be loved. Eh kung ang turo sa'yo ng religion, eh hindi kayo na-accept, rejected ka, itinatapong ka, masama ka, kulang ka. Tapos, gugulpihin ka pa ng mga religious bullies, tatapakan ka, paliliitin ka, uusigin, pahihirapan ang loob mo. Natural, ikaw man, iibigin mo sigurong tumira kahit sa baboy. Kung hindi yung baboy ang nakatira. Pag ipinagpipilitan kasi yung law, ibinabalik mo lahat sa old covenant, eh sinabi na nga ito na yung better covenant. The covenant that heals. Many people are dead. As good as dead, and need life. They need to live again. They need resurrection. Many people are super strong at doing wrong, tulad nitong taong pinag-usapan natin. They are destructive at nakakatakot. Kasi ang tunay na tinitira ng Espiritu ng Diyos, hindi nakakatakot, endearing. Yung gusto mo siyang mahalin, gusto mo siyang kasama, hindi natatakot ka. Kasi hindi naman nananakot si Jesus at ang Diyos at ang storya ng Diyos ay hindi horror. It's a love story. Kaya dapat yun ma-emphasize. Many people are destructive. So they get chained. They get isolated and thrown into the tombs. Pero hindi nilulutas ang deep reason kung ba't sila nagkakaganon. Kailangan lang pala love. Kailangan lang pala pansin. May mga young people, kumisan old din, naglalaslas ng pulso. May dahilan yon, papansin. Kasi hindi pinapansin, hindi minamahal. Kumisan hindi nila sinasabi, magpapapansin nga ako, lalasing yung pulso ko. Pero pag ginagawa yon, ibig sabihin, may kulang. Every act like that is a cry for help. Kahit nga mga post sa Facebook eh, cry for help. Humihingi ng atensyon, ng acceptance, ng love. Ibig sabihin, yun ang wala.
kaya nang dapat ibigay. So night and day, these types of people cut themselves with stones, they self-destruct, cry out, and cry for help. Now, through FB or social media, lumawak na ang cry for help. Yung talagang lahat na lang ng ginagawa niya, nakapost. Anong gusto nun, di ba? Help me! Sabihin niyo namang maganda ako sa picture. AI yan eh, anong ginanda mo? Sabihin naman ng mga kontrabida pa, hindi nyo nalang sabihin, oo nga, maganda, para sumaya naman siya, para may mga mawalang espiritu sa kanya ng mga kung ano-ano. Bibistuhin mo pa, AI yan, ano? Hirap na nga magpaganda, kailangan ng tulong ng AI, tapos hisirain mo pa yung trip niya. Maawa naman sa mga tao who cry for help. Pagod na siya, kapapos lahat ng ulam na kinakain niya, katabi niyang ganun. Sabihin mo nang, wow, buti ka pa, nakakakain na masarap. Hindi magpo-pos ka, sabihin mo pa, kumakain din ako niya, sawa na nga ako. Bigyan mo naman siya ng pagkakataon, maging star, nag-post minsan ng picture sa Paris, tapos magpo-pos ka na, ang dami mong picture all over the world para siya matabunan. So ano ka sa kwento? Ikaw ba yung espiritu o ikaw yung agent ni Jesus? Piliin naman. Tulungan natin ang mga tao. Everyone needs help, including us. What many such people need is attention, care, deliverance, restoration, not chains, not isolation, but acceptance, love. So when he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. Lumuhod kay Jesus. So tayo, huwag umasa tulad niya sa usual Pharisaic religious leaders and temples and circus. Tingnan, suriin kung effective sa atin ang mga pinagagawa natin at kung hindi, magpalit. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't torture me like what the others have been doing." The spirits knew Jesus and his Father, the Most High God. Know and kneel to Jesus, the Son of the Most High God. Nandiyan ang ating deliverance. And to whatever else Jesus represents, kneel to the teaching of Jesus on love. Submit to the teaching on grace. Nandun ang deliverance, nandun ang peace, nandun ang restoration. Know and invoke the name of the Most High God, the Father and God of Jesus, El Elyon, Elyon, Elohim. Mga kapatid, pag nagpe-pray tayo, you want to be more direct, you want to be more specific, huwag lang sabihin, God bless me, God bless me. Sabi mo, Elyon, the Most High God, Father of the Lord Jesus, help me. Teach me. Call Jesus and call the Father of Jesus by name. Merong name eh. Kaya mahalaga to read the Bible in the names of God version. Through Jesus, napakahalaga na palayasin ang mga nakikitira sa ating puso na hindi dapat nandyan. Kasi si Jesus, pinalayas niya yung mga illegal occupants of that person's body. Siya ang mahalaga nating ituro. Kailangan makilala ng mga tao si Jesus, lalo na ang Ama ni Jesus, the God Most High, Elyon. Romans 10:14, how can they call on the one that they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Kaya kailangan ituro natin si Jesus. Ipangaral natin ang katuroan ni Jesus. Forgiveness, restoration, grace, love. Yun ang maghari. Huwag fault-finding, huwag pananakot, huwag judgment, but acceptance, care, restoration. Dear God, we thank you. Father of our Lord Jesus, our God Most High, El Elyon, we thank you that you have sent Jesus, our High Priest Melchizedek, into our midst to save us from these illegal occupants,
to save us from evil spirits, and to save us from destructive spirits that reside in our hearts. Turuan mo kami na i-apply sa mga buhay namin at sa mga mahal namin sa buhay ang mga katuruan ito. Magbulay-bulay tayo sumandali, namnamin at hanapan ng personal application ang mga mahalagang aral.